Isang maganda at isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, update ko lang kayo dahil nga sa sobrang tagal na natin hindi nakapag-upload ng video natin sa YouTube, ano. So ngayon pa lang ulit tayo mag-upload. Update ko kayo kung ano yung mga nangyari sa mga kalapati nga natin dito. Kasi medyo naging busy tayo, matagal ngang walang upload. So eto, nakita nyo naman yung mga stockbird natin, medyo nakabaklas na yung iba. So ilan na lang yung ginagamit nga natin. So eto, mga binaklas na natin, pinapahinga natin. So, isa dyan yung si Sorsogon Finisher nga natin, yung umuwi na may tama ng bala. Ito yun. So, kinukondisyon natin, ibibreed natin siya. Tapos, pagdating ng south, ilalaban ulit natin. So, ayun yung mga kak nga natin na breeder or in-stock nga natin. Ito yung mga hen. So, medyo ngayon madami sila ngayon sa kulungan dahil pinagbabaklas nga natin dahil tapos na tayo sa pagbibreed. At papangulag sila. Kaya ginagawa ko, pinapangulag ko muna bago natin ulit isalang. Kasi pagka nagsalang tayo na nangungulag, asahan natin hindi ganun kalakas yung young bird na magiging anak nga nila. So may nakakalusot din na malakas na young bird, kaso kadalasan hindi ganun kalakas. Kasi alam naman natin pag nangungulag yung mga breeder natin, so napakasakit ng katawan yan at hindi condition. So ayan, update ko na kayo dito sa mga stock bird nga natin. Update ko naman kayo guys dun sa mga breeder nga natin. So ito yung isang breeder nga natin. Bali pang second clutch na nga nila yan. So ilalaro nung kasama natin sa loft na si Sir Hanshen, yung unang anak nga nila. So ito yung pangalawa. May tropa tayong nagpasuksok, hindi natin matanggihan. Kaya sinabi ko, kunin ko na yung ring niya at susuksok na namin dito. So ayan, sunog yung naging anak. So pasintabi sa mga kumakain nga, dahil sa medyo marumi yung kulungan nga natin. Alam naman natin pagka may anak yung mga kalapati nga natin, talagang madumi or maraming ipot or tae. Kasi alam naman natin pagka young bird, madalas dumumi. Kaya medyo marumi yung kulungan nga natin. So ito naman, second clutch na nga rin natin guys to. So ngayon patigil na nga natin sila. Paghihiwalayin ko na sila, mga apat na araw na lang. Kasi medyo malaki na, kaya na ng kak yung pagsusubo dito. Kasi kung pagsasamahin natin, mga 1 week, mag-iitlog na kagad ulit yung hen. So kung mapapansin nyo, wala na sa kondisyon yung hen natin, kaya talagang panghiwalay na. So mga 3 araw or 4 araw, tanggalin na natin yung hen para mapahinga. So second clutch yan, pang summer nga yan. Mukhang healthy naman dahil sobrang lalaki nga nung ibon na to. So unang-una na tayo sa summer, ano? Dahil may 2 na kagad na tayong naisingit na pang summer. Sa tingin ko naman, mga hanggang 4 lang yung ilalaro ko sa summer, dahil nga sa hindi ganun kalaki yung premyo sa summer sa amin. Mga 300,000 lang yung guaranteed pagka summer. Kung for me sa south saka norte, 1 million yung premyo nga. Isang 800,000 yung guaranteed saka isang 1 million. So napakalaking diferensya pagka summer ang laro saka north at south. Kaya magbabawas tayo ng panlaro saka bawas gastos din. So 4 lang. So ayun na, may 2 na tayo. Magbibreed pa tayo ng hanggang 2. So ito yung sa kasama natin sa loft na si Sir Hanshen. Pang south niya pa to. So medyo diniinan niya yung south ngayon. Marami-rami siyang pang south. Tapos ito pa yung ibang pang south niya. Dito niya muna ikinulong dahil medyo masikip pa sa loft. Wala pa kaming kulungan na pwedeng pagsama-samahin. Pero tinetraining na nga yan. Pinakakawakawalan. Tapos yung sa video nga natin na to, kung narinig nyo, medyo maingay, maraming kiti. So yung isang butas natin, nilagyan natin ng mga babaeng kiti. Ano? Ayan, extra. So ayan yung update nga sa breeder natin. Nakapag-update na tayo sa mga breeder natin, saka sa mga stockbird or yung mga breeder natin na pinagbabaklas. So doon naman tayo sa pliers ko. Yung ilalaro ko ngayon norte. So 6 lang naman yun. Kung gusto nyo nga guys makita, tara samahan nyo ako. So dito nga sa loft natin, 4 lang yung kalapati nga nating nakalagay. So yung 4 na pang norte natin, bali 6 sila, yung 2 nasa mini loft or sa pang house to house na kulungan natin. Yung ginagamit natin para sa pampuling yung kulungan nga na yun, dahil
pagka doon natin kinulong, na gagawa nga natin na mag-territorial yung mga lalaki. Kasi Barako yung kinulong ko ron. Mas mainam kasi pag Barako, kasi alam na natin na talagang mas pasukin sila pag uwi. Yun lang na-experience ko, no? Pero may handy na pasukin, kaso mas madalas yung Barako kasi maglagay ka ng ibang kalapate, talagang papasok at papasok sila. Ayaw nila ng may ibang kalapate or ibang pumapasok sa kulungan nila. So ayan, apat lang sila. So dalawang babae saka dalawang lalaki rin. Ayan. So papangulag pa yung iba. So tulad na to kasi late yung pagbe-breed natin dito. Ayan, kung napapansin nyo, kompleto pa lang yung balahibo. So itong isang hen ulit natin, ganun din. Bali magbabagsak pa siya ng apat na dulo sa pakpak. So hindi na ako nag-first molt, ano? Or hindi na tayo nagbubunot. Ang ginagawa ko na lang sa kada isang linggo, tatlong beses o dalawang beses ko sila paliguan. Sa ganun, para mas mabilis silang maglaglag. At matagal pa naman yung simula nung norte natin, kaya aabot pa yan. So apat, kung napapansin nyo ngayon, yung apat na dulo, luma. So ganun lang ginagawa kong technique sa maga na pinapaliguan ko, ano? Pino-force bat ko. So naglalagay ako ng asin or suka sa paliguan nga nila, tapos paliliguan natin. So tansyahin nyo na lang konti. So ito yung isang Barako nga natin. Ayan, kondisyon na. So dalawang pakpak na lang yung ilalaglag sa dulo. Konti pa siguro, mga isang linggo, okay na okay na. So ito yung kapatid niya. Ayan. So kondisyon na rin. So magkapatid sila, dalawang Barako. Kaso nagpares. So dalawang Barako silang magkapares. So bakla. Pwede sa pang Adonis nga, ano, na gay bar. Kasi dalawang Barako nagpares. Ayan. Kaya yung dalawang babae natin, walang kapares. So pabor naman sa atin yung, kasi yung mga babaeng kalapati nga natin, hindi sila magpapares dahil hindi sila paparisan ng dalawang Barako natin. At wala silang makakapares. So hindi sila malalaspag. So hanggang ganyan lang ang mangyayari sa kanila, tingin-tingin. So ayan. So update ko naman kayo dun sa dalawa nga natin na nasa mini loft or sa pang-house to house na kulungan nga natin ng kalapate. So ito nga guys yung dalawang kalapate nga natin na nasa mini loft natin or nasa pang-house to house na kulungan nga natin. So ayan, Kanan. Ayan, tinawag kong pangalan nga ng isa nating kalapate, si Kanan. So kaya ako tinawag na Kanan, nasa kanan yung singsing niya. Tapos ito si Kaliwa. Sa kaliwa naman yung singsing niya. So kaliwa't kanan yan, nasa kaliwang kulungan din si kaliwa, tapos si kanan nasa kanang kulungan. So ayan, dalawa sila. Magkapatid din kasi yan, kaya ako ginawang magkaiba yung singsing. Tapos kung napapansin nyo, nilagyan ko ng clip yung isa, para kung sakaling magdatingan yung ibon, di tayo malilito kung si kanan or si kaliwa yung dumating. At alam natin kung sino yung ikakalak nating una. So ayan, kaya ako nasabing pang-house to sa kami ni Lop. Ayan, maliit lang yung kulungan nga nila. Medyo sira na rin yung tuntungan. At nag-uulan nga dito. So ilang araw na nag-uulan. Kaya mabilis masira. So papalitan ko na lang to bago magsimula yung race. Papalitan natin. So sa Sabado pa naman yung first training nga, kabanatuan ng club namin dito, si LRPC. So mukhang maganda yung magiging papremyo nila sa pooling, sa grand pooling, kaya pinaghahandaan nga natin. So dalawang Barako yan. So yan na rin yung pinakamagulang na young bird natin para sa norte, kaya ginawa natin yan. So hindi po pa nilalagyan ng babae. So pagka magsisimula na yung start ng training, sa natin lalagyan ng babaeng kalapate, mamimili na lang tayo dito sa stock loft nga natin. Pakita ko na lang din muna sa inyo ng malapitan tong dalawa natin. Sana may umuwi sa kanilang mabilis, ano, or mabilis magsiuwi yung nilagay natin dito, kasi pang grand pooling nga natin, kasi maganda yung premyo sa grand pooling sa CLRPC nga, ano? Kaya yun ang pinaghahandaan natin. Young bird din kasi to sa CLRPC. Ayan. So yun yung isa. So silipin natin guys yung isa. Eto. So magkamukha, magkapatid kasi sila. Nestmate, parehas naging Barako yung anak. So mas condition to dahil sa nagkasakit nga yung isa, nagkasalmonella. Buti nahahabol natin ang Sonrox, sinonrox ko agad. So one day lang, kinabukasan nakakain na at nakatunaw na rin ang maganda.
So hanggang dito na lang guys yung video natin. Ingat kayo guys. God bless.